Oh, pero ang ating Vice President, naku, etong lahat ng ginagawa niya. Lahat ginagawa niya ng paraan upang mapalapit ang Office of the Vice President sa mamamayan. Meron siyang mga satellite offices ngayon sa buong bansa na para ang tao kung gustong lumapit ay ang gobyerno naroroon to the Office of the Vice President. So itong kanyang pakikipag MOU sa DOLE at saka sa PAO, malaking tulong sa ating mga mamamayan. Bakit hindi ito naisip noong mga nauna? Bakit? Wala ba silang utak? Meron naman. Pero lutang lang. Pero ito talagang galing sa puso. Kasi kung talagang ang iyong utak, public servant ka para sa pagtulong, napakaraming papasok na idea sa iyo para makatulong ka. Di ba? Kaya kudos to the Office of the Vice President and to the help that you are extending to all our Filipino citizens all over the country. Na reachable ang ating Vice President, Office of the Vice President. Ito, another correct. Check, 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 check. Ganda ng ginagawa ng ating Office of the Vice President sa pamumuno ng ating Vice President na sinabi ko na nga, hindi lang maganda sa mukha, hindi lang magandang ngiti, magandang puso, magandang layunin, at maganda ang pagtulong na layunin sa lahat ng ating mga kababayan. Expand niya yung Office of the Vice President. Hindi ito naglilibot at palugaw-lugaw. Ay, wala akong sinasabi, ha? Sinasabi kung sino yun. Oh, ang iba dyan, pangit na nga ang mukha, pangit pa rin ang ugali, pangit pa rin ang layunin. Oh, pagkatapos mapagkunwari, pagkatapos condescending kasi nagpapakamasa na hindi naman masa talaga ang puso. Oh, pero ang ating Vice President, naku, etong lahat ng ginagawa niya, lahat ginagawa niya ng paraan upang mapalapit ang Office of the Vice President sa mamamayan. Meron siyang mga satellite offices ngayon sa buong bansa na para ang tao kung gustong lumapit ay ang gobyerno naroroon to the Office of the Vice President. So itong kanyang pakikipag MOU sa DOLE at saka sa PAO, malaking tulong sa ating mga mamamayan. Bakit hindi ito naisip noong mga nauna? Bakit? Wala ba silang utak? Meron naman. Pero lutang lang. Pero ito talagang galing sa puso. Kasi kung talagang ang iyong utak, public servant ka, para sa pagtulong, napakaraming papasok na idea sa iyo para makatulong ka. Di ba? Kaya, kudos to the Office of the Vice President and to the help that you are extending to all our Filipino citizens all over the country. Na reachable ang ating Vice President, Office of the Vice President. Na sinabi nga niya nung kami nag-usap na karamihan daw ang panahon, ang mga executive, hindi bumababa, nasa taas lang. Ang inutusan, yun lang ang nakikisalamuha sa mga masa. Sabi niya, hindi. Ako ang unang bababa. Ako unang makikisalamuha sa mga masa. Sunod kayo sa akin. Kaya lahat ng executive, sumunod. Nandoon, naabot na ng tao. Nandoon, on the ground silang lahat. Nauna na ang OBP. Wala na silang makakatwiran pa. So, ang tao, naaabot na niya ang gobyerno. Hindi lang papitsi-pitsi. Hindi lang patusik-tusik sa Bisaya pa. Kundi, napakaganda ng ginawa ng ating Office of the Vice President to the leadership of power. President, Vice President Sara Duterte. So, kudos. Maraming check. Maraming check yan. Amen. So, Pastor, talking about the satellite offices ng OVP po, it seems like VP Sara is making her satellite offices a one-stop shop for indigent Filipinos, Pastor, who have other concerns beyond livelihood assistance and medical needs. Isn't this an overlapping of offices or offering government offices services, Pastor? Hindi naman, because this is like a whole of nation approach din. Tulad ng ginawa ng kanyang father, si former President Rodrigo Roa Duterte, na isinali niya sa NTF-ELCAC
ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So walang nagkakanya-kanya. Pagka tayo tumulong doon, tayong lahat tutulong. Magkakaisa tayo. That is the essence of government. The essence of government is not to just hold on to your position because your position is more valuable than the service that you can provide to the people. No, it's not. It should be a whole of nation approach because all of these agencies are designed to help the citizen. That is the essence of government. Pag ang gobyerno hindi nakakatulong, nahihirapan ang mamamayang abutin ka, eh hindi ka kailangan natin yan. You don't know what government is. The government in the Constitution is to help, protect, and help the constituents. Kaya kung ikaw nasa pamunuan, halimbawa presidente, halimbawa ako, ito yung opinion ko lang to, ha, akin to. This is what I'm doing in the Kingdom Nation. Hanggang hindi ko maabot ang pinaka maliit na citizen ng aking sinasakupan at hindi ko naiayos ang kanyang buhay, hindi ako successful. Ang gobyerno ko hindi tunay na gobyerno pa. Magiging tunay na gobyerno lang ang gobyerno ko kung ang katapos-tapusang pinakamaliit na citizen na sinasakupan ko ay napabuti ko ang kanyang buhay. Yun ang standard, yun ang pamayanan. Hindi yung sa city na lahat, mayayaman, lahat, kotse, lahat. Hindi yun. Ang tunay na sukat ng pamayanan ng isang pamahalaan ay yung pinakaliblib. Pag naayos mo kanyang buhay at doon naayos mo lahat yun, successful ka. Yan ang tunay na gobyerno. Kaya ginawa yan ng ating Pangulong Duterte sa NPF-ELCAC. EO-70, Whole of Nation Approach. Yun na ang key para yung mga liblib na mga kababayan natin, maabot na sila ng tulong katas ng ating pamahalaan. Doon mo pa masasabing ang gobyerno mo ay tunay na gobyerno. Kasi yan ang buod. That is the essence of government. To help the weakest, to help the poorest of the poor, and lift them up from their poverty. If you cannot do that, you are not successful. Kahit ano pa ang sabihin mo. Yun ang standard ng success. Yun ang standard ng success. Dito sa urban, wala ka ng problema dyan. Senso ng buhay. Wala ka ng problema dyan. Pero yung pinaka-poor of the poor, yung pinaka-weak of the weak, pag naingat mong kanilang buhay, lahat, hindi lang sa isang lugar, lahat, you are the manifestation of the true essence of government. That is what government is supposed to be.